Hi, vlog. How are you guys? I was just explaining to Mary the 4th of July celebrations here in the United States, and was telling her about my day. I was on a boat. I just killed my car. I was on a boat. Now I'm off of it. I'm going to be back on it. Sorry, I'm a little scatterbrained right now, vlog. But yeah, everything's going great with me here in the United States. I'm sorry for not finishing my vlog when I took the camping trip. I'm good at starting them out. I don't finish them very well. So I apologize for not giving you guys a finish on there. But yeah. Yeah. Hope you guys enjoyed Mary's vlog, and don't forget to like, comment, and subscribe. So you're heading to the restaurant, right? You're gonna have dinner there? Yeah, I'm heading to a restaurant here in the great state of Washington. And I'm actually just about 2 minutes away from it, so I'll stay on the phone here and show you guys the restaurant. Not inside, because, you know, I'm embarrassed when I do vlog, especially in front of people that speak English. Over in Asia, I'm a Why? Would they judge you for doing vlog? No, they just kinda, I don't know, I'm insecure about it. Okay. I don't think they judge me, but I'm just insecure. So I just choose not to do it. So you like doing vlog when you are out of the country, huh? Yeah, when Mary gets here, she can do the vlog. Alright, guys. I don't know if you can see it out in the distance, but right over there is a sailboat, and it's an old sailboat. It's a, like, real sailboat, and that's called the Lady Washington. And during the summer months, she does tours here in our little inlet that we have, and so you can pay to go on that boat. Wow. And have a tour. That's cool. Sailing through the inlet, and it's actually a lot of fun. It's really cool. Also, we have our naval shipyard here, so we see a lot of Navy ships coming in and out. The naval ships here, the aircraft carriers, are actually the ones that are assigned to protect the Philippines. So the boats that come back here were actually once in the South China Sea or the Philippine Sea, because we love you guys. Are you there already? I am here. I'm going to take you in and show you the front. What up, Ben? Alright, vlog. Here's the restaurant. Oh. Ben, say hi to my YouTube. Say hi, YouTube. Alright. Who's that? That's Ben. He's one of the better workers around here. Babe, I'm going to let you go. Okay. Love you. Love you too. Bye-bye. Hi guys, so ngayon, andito tayo ngayon sa loob ng aking kwarto. So medyo, ano lang, medyo maingay lang kasi malapit ako sa AC. But anyway, gusto lang sana i-share sa inyo kung ano na yung update ng aking US visa. Kasi meron tayong isang subscriber. Nagtanong siya, no, kung bakit daw hanggang ngayon is hindi pa ako mapetition ni Mr. And actually, guys, last year lang, January 2022, nagpetition na sa akin si Mr., no? So, it's, ano na, over a year na, diba? Kasi nga ngayon, July na eh. Over a year na, guys. And actually, last March lang, no, na-approve kami ng aming
step 1. So, yun yung USCIS. Yun yung pinakamahabang waiting time, guys, sa pag-apply ng US visa. Parang sa akin, ha, kasi mayroon namang iba na madali lang yung step 1 nila, parang may ibang nga 5 months lang na approved na. Depende din kasi sa case to case basis kasi yun, guys. So ayan. And then nung March lang na-approve kami ng aming step 1. So masaya-masaya kami ni Mr. kasi nga na-approve kami. And then tawag dito, so meaning, does it mean, guys, na approve kami, okay na yung aking visa? Syempre mahaba pa yung proseso, guys, as in mahaba pa yung proseso niya, but yung pinaka mahabang waiting time yung step 1. And then the rest niyan, guys, kasi nga syempre approve na kami, so meaning mag-upload na kami ng aming mga civil documents Samuel God. Hanggang ngayon nga, hindi pa kami nakapag-upload kasi nga nag-iba yung situation namin ni Samuel ngayon. So, kasi nga, diba, this year, we receive our biggest blessing, guys, no? Pregnant ako ngayon, and then, yun na nga, nagbago yung situation kasi nga, we plan na dito ako manganak sa Philippines, and kung magsasubmit kami ng documents ngayon, baga hindi namin alam kasi nga sooner pag na-receive na ng NVC yung aming documents, kasunod niyan is medical na, ganun. And then after that, after a week, 1 week interview na. So parang ang bilis, parang siguro hindi pa ako manganak, na-receive ko na yung visa ko, parang ganun. Yung kasi hindi na kasi ganun ka tagal yung waiting time, unlike dun sa step 1. Hihintayin ko muna na manganak ako, guys, bago ako magpa-medical. So, siguro by next month, pag-upload kami ng documents ni Samuel kasi parang siguro August. So, August, September, October, November. So, kasi 3 months yata yung parang waiting time na pag nag-upload kami ng mga documents, parang 3 months waiting, and then after that siguro makaka-receive na kami ng interview letter. And then yun, pag naka-receive na ako ng interview letter, so yun yung time na kailangan ko nang mag-book ng appointment para sa aking medical. So parang parang ini-estimate ko yung yung mga buwan kasi nga, 'di ba, manganak pa ako sa ako mag undergo ng medical. So ganun, guys, parang this time is binabagal namin yung proseso. So last year naman parang atat-atat kami na makuha yung visa na yun kasi nga, 'di ba, guys, pag-isipan namin ni Samuel na dito na lang sa Philippines ang mga anak kasi masyadong mahal doon sa Jumerica mga anak, guys. Ayan. So since andito na ako sa Philippines, so why not antayin ko na lang na lumabas si baby. And syempre dito mas makamura kami ng kaysa doon. So guys, kahit dito ipapanganak si baby sa Philippines, ma-acquired pa rin niya yung pagiging US citizen niya kasi nga yung father niya is US citizen naman. And then kailangan lang namin gawin is to report his birth abroad. So magfa-file kami ng CRBA and magsasubmit kami ng mga documents na kailangan. And also kailangan ko din siyang tawag dito, applyan ng US passport. So, parang automatic magiging dual citizenship siya kasi nga, kukuhanan ko siya ng US passport tsaka Philippine passport. O, diba? Parang automatic na magiging dual citizen si baby. So, yun, guys, yun yung plano namin. And, although yung first plan namin, hindi siya nakalain sa plan ng Lord. So, let's wait sa plan ng Lord kasi nga, diba, sometimes yung mga plano natin sa buhay is parang mas greater yung plan ng Lord para sa atin. So ganun, hindi naman ako nagmamadaling pumunta doon sa US kasi nga meron ako mga friends, meron ako mga kakilala na nandun na sila sa US, and parang namimiss na nila agad yung Philippines. So habang andito ngayon, ini-enjoy ko muna yung Philippines. And ayan. So, let's wait na lang in God's perfect time. So, ganun naman talaga yung
yun naman talaga yung importante, di ba? Kasi may mga plano tayo na hindi natutuloy. So, ayan. Ano na lang. sa Diyos na lang natin yung mga plano natin sa buhay. So, yun guys. Share ko lang sa inyo. Kasi nga, di ba? Para hindi ko to na-vlog eh. Hindi ko na-vlog yung na-approve kami sa aming step 1. So, ganun. Para kami natanggalan ng tinig guys nung na-approve kami sa aming step 1. Kasi sobrang haba ng waiting time namin. Pero, ano, tawag dito, best pa rin kami kasi yung merong iba na parang malapit na magdalawang taon pero wala pa rin, ano, wala pa rin silang nare-receive na any approval notice, no? So, ayan, sa mga nag-wait dyan, just enjoy, guys. I-enjoy nyo muna yung Philippines kasi nga, mamimiss nyo talaga yung Philippines, guys. Ayan, yun lang talaga yung ma-advise ko sa inyo. While waiting, no? Kasi, ang hirap naman talaga, guys, malayo sa, ano, sa loved ones natin. Pero, yun naman talaga, eh, parang, ano, hindi madali lahat. So, gano'n. Hindi talaga madali lahat. And just one click, no, na makukuha mo agad yung gusto mo. So, yun. Let's embrace and let's enjoy the waiting season. Ayan, guys. Okay guys, so that's it for today's video and I hope you guys enjoy it and please like if you did, please subscribe if you haven't yet already and I hope you guys to see you to my next video. Bye!